kung hindi nga dapat istimula natin kung nagana yung kanyang unit. Good morning! Ayun, good morning, good morning! Ayun, busy meron tayong mga customer ngayon. Today is November 30. Okay, may hawak na listahan kasi may dumating kayo ng customer na magkaka-schedule. So, nililista ko yung kailang address. Ayan, ano yung scenario ngayong araw na to? Oh my God, dapat more customer. Yun, ayun lang, nandito na ako ulit sa aking lamesa. Yun. Hello, guys. So, mayroon nagpapa-schedule sa akin. Dito lang sa malapit sa amin. Ayan. Ano, pump motor naman. Yung water pump na tinatawag. Nagpapa-schedule sila. So, ako yung taga-lista. My God, ako si Katari. Secretary, manager, owner, cook. Cook, ano, alam ka. Ang daming ano. Kapo ko. Puti pa yung pins niya. Ito yung nasa thermostat eh, no? Kailangan tanggal siya para hindi babasa. Tapos ito kailangan din tanggalin o kaya i-cover para hindi mabasa yung fan motor kasi mayroon pang mabasa. Sira yung kanyang motor. Sira yung unit. Hindi naman gagamit. Ang sobrang dumi dun sa loob. Ikot lang ang fan blade. Super cute. Ayun lang naman dapat ingatan sa paglilinis. Ito i-secure yung kapasitor. Tapos yung thermostat, tapos yung kanyang fan motor, ayun yung fan motor niya. Walang takpan, tapos yung dito takpan din para hindi magkaroon ng short. Ka-short yung kanyang mga wiring or ang tawag ito, yung current niya. So ayun lang yung pins niya, bagong-bago pa ito. Hindi pa totally naman siya yung nalilinisan. Siguro pagbili ko niyo pa lang siguro nalilinisan ko. Ayun siya. Tayong customer, papakang service. Meron pa siyang ano, tawag ito, safety lock. Oh, yan o. Okay. Ano siya? Laman pala niya mga thermostat. Saka yung tawag ito lock, selector switch. Ayan. Tapos din kapasitor. Dapat matandaan kung saan nakabunot. Pag tinanggal, dapat tandaan yung dapat yung tinanggal mo. Tandaan mo rin para paano mabalik. Sira mo nilapad dyan. 1.5. Pot ka nila dyan. Sira ko nga para ano. Picture namin para matandaan namin yung kung saan yung gas. Ayan. Hindi pwede magkamali. Pwede magkamali, diba? Magkamali. Imbis na lupot ang problema. Para nagkamali, imbis na pera. Ano? Imbes na pera, disgrasya. Ang mga importante kay ang ari nga bulag sa mundo. Hindi pwede i-balot na lang yan. Pwede rin kung natanggal nila pa isa-isa yung ano, yung mga wiring. Sino naman kasi ang masilan dyan eh. Tapos yun doon sa ano, fan motor. Kaya kailangan hindi mabasa para hindi magkaroon ng short. Pag nagka-short, magkakaroon ng ground. Sa ground, nasasira ang unit. So, ayan lang. So, ayan ang hubad na katotohanan. Wala na siyang aksesoryo sa loob. Tapos, baba lang yan dyan. Baba lang para hindi masira yung pins. Para maiwasan mayupit-yupit. Hindi may katagalan na lang paglilinis dyan. Kasi dapat makita mo talagang malinis na wala na malabas na dumi. Kailangan mag-usisi yan eh. Yan, kasi maingat pa yun. Kasi may sira yung pins baka mayupit. Maglilinis na dun sa labas. Ako yung mag-prepare ng aming ulang for lunch. Na, chop-chop na natin yung ating manok para maging chinolang manok. Ito yung papaya. Ito yung down silly. Ayan, tapos may tanggal pa tayo. Tapos, ayan.
Ayan na, perfect orto na lang manok na tayo mamaya. Ayan, itong pananghalian namin kulang to. Ayun lang, habang busy pa doon sa labas, ay ako nag-prepare ng pagkain mamaya. Dahil, ayan, nakita ko yung sarili ko doon. Back to back yan. Ayan, tumatalamsik ang pinirito ni Kuya. Sige-sayin mo natin. Magulagyan natin ang papaya. Lagyan natin ng sabon. Wala na. Ang sabon pwede ilagay, pang patango lang. Wow! Malapit na maluto. Ayan, may tangrat yan ang bango-bango. Ah, may tinola. Tinola, tinola. Ito na sa GB, galing sa home service. Ayan. Dala-dala yung aming ano, clientele. Luto na ang ating tinolang manok. Ayan na. Wow, may tayong sili para pang medyo maanghang. Wow. Simbo na lang. Okay na? Wow, linis na. Break time. Kainan. Kinain ni Frank yung tanglad.